bali ito yung unit na pupo-provide ng heating sa entire school. Ito yung pumuputok yung 6 ampere na fuse. Ayan. Ayan. So yun yung palagi pumuputok. So gagawin ko, i-isolate ko yung mga load and then hanggang sa ma-figure out ko kung ano yung nagkakos ng short circuit sa circuit na naging dahilan para pumutok yung fuse natin. So ito yung make-up air. Yan yung ganyan siya kalaki. Ito yung fresh air intake. Yan. Ito yung nagpo-provide ng heating sa winter at fresh air sa summer. So malaki siya. Yan yung isang unit dito, may make-up air din dito. Ito naman yun sa gym. May problema rin to. Ayan, isang make-up air. Gym naman ang supply niya ng heating at saka fresh air sa summer. So si check na natin kung anong problema nito. Sobrang lamig. Ito yung mga yelong kapal. Ito yung problema kagahapon. Inayos ko na siya. Puputok yung fuse. Pero ngayon okay na siya. Ito yung nagpo-provide ng heat sa buong building. Papawarm up muna tayo. Sobrang lamig sa taas. Dalawang unit nila hindi gumagana. Ito, may bilhin ako ng heater ng teacher. Sakit na ng paa. Sobrang lamig. So yung isang unit is lapa, yung isang unit problema niya is pumuputok yung lagi yung 24 volts na fuse sa control circuit. So hinahanap ko kung ano yung nagiging cost nun. May shorted na component, so problema, hindi ka makatagal sa taas kasi sobrang lamig. So kailangan ko muna magpa-warm ng kamay ko tsaka pa. Sobrang lamig sa taas. Itong problema pag taglamig dito sa amin, talagang pahirapan pag winter, lalo ang pagka ang unit na sa taas, hirap mag troubleshoot. Sakit sa paa, sakit sa ulo, sa tenga. Buti may heater na binigay sa akin ng teacher. Ito. Balik tayo dito sa school para palitan itong combustion motor kasi palagi nakitrip itong set button. Okay naman ang capacitor and then ang winding okay naman, so pwedeng may problema na yung bearing or yung shafting, so instead of dismantling ko siya or palitan ng bearing or inspect pa, mas economical, less hour is palitan na lang natin ng motor na bago. Okay. Ang nangyayari kasi, pag once na nag-trip na yung red push button, pag ni-reset mo siya, nag-aham lang siya. And then, sometimes you need to reset twice bago umantar yung motor. So, nag-hard start na siya. So, yun, palitan natin ng motor instead of i-repair pa yung motor. So, balik ganyan lang kadali. Nabaskas ko na yung combustion motor niya. So, ang gagawin ko lang is tatanggalin ko itong blower wheel at itong bracket para ikabit sa bagong motor. So yan, ito yung lumang motor. So meron siyang centrifugal switch. Yeah. So, kagaya yung sinabi ko, posibleng yun ang mga problema niya. Posibleng centrifugal switch din. So, but anyway, kung babakasin pa natin to, take time. And then, order ka pa ng centrifugal switch. And then, plus luma na yung motor mo.
it's better to change na lang ng bago kaysa mag spend ko pa ng oras para i-repair to. Okay, so 2-8 yung ating power supply, so iiwan natin siya ng high voltage. So ito yung high voltage niya. So yung 382 magkakasama, and then 1 single wire lang siya, and then 4 and 5 yung 92. Okay, so iiwan natin siya ng high voltage. Okay, bali nakaway na siya ng high voltage. So yung ating 4 and 5 and yung ating 92, ito, 92, and yung ating terminal 1, ito yung ating line 1. Okay. So bali nakakabit na yung ating bagong motor. Na-tap ko na rin siya sa ating power supply. Okay, so iyan natin ang unit. Bali yung lumang motor pala is ang kita kong problema niya is nakapag-cycle siya ng mga 2 to 3 and then magti-trip na yung overload protector, yung push button niya, yung manual reset button. So 3 or 4 cycle and then nagti-trip na siya. So yun ang problema niya, kaya nagdadong tumi kapir. Okay, so gumagana na yung motor natin. Yung makirahin niya is 0.6. Yung nameplate niya is 1.5 and 1.6. Below rating niya. Tingnan lang natin, observe natin ngayon. Stay muna tayo. Tingnan natin kung wala siyang problema. Mayroon siyang heat call, burner enabled. So pag nag-satisfied yung ating discharge sensor, is mag-automatic option, mag-cycle option. Pag ito yung ating discharge sensor. So pag nag-satisfied yung discharge air temperature sa cycle option. Tapos tayo dito sa school. Tawag tayo sa office kung mayroon tayong panibagong tawag. Yan. So. Okay guys, thank you very much. Please subscribe my YouTube channel, Dante HVAC TV. Thank you.